Kristiyano, yung isang member ng simbahan, sabi niya, Kristiyano po ako! Ah, dito ka. Huli na yung pastor. At sabi sa pastor, Kristiyano ka, hindi. Hindi po ako Kristiyano. Kaya ang sabi ng mga komunistang sundalo, ang sabi niya, ngayon, naihiwalay na namin ang lahat ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang lahat ng mga hindi Kristiyano, papatayin namin. Sabi niya, bakit? Pastor, pasensya na kayo sapagkat kami rin ay mga Kristiyano na. Nahibigan mo sabihin, merong isang talata sa Biblia na sabi niya, ang mananatili hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Parang mahirap, ano? Yung bang, ang mananatili na kay Kristo hanggang wakas, siyang maliligtas. Kayo ho kaya? Makakatiis kaya kayo? Amen? Meron mo ba din ng mutaliksik lang gamay? May ingon rin sa pastor. Pastor, pasensya naman kay pastor ha. Usog bangong ulan. Ha? Di ko makasimba pastor kay kusog ang ulan. Ha? Taliksik pa lang. Ha? Pastor, sister, ano nga makanakating simba? Gis. Gikalintura mo ko pa sa lain ang lawas pero ayaw, sipon lang gud, gisipon lang, gihi mo ng kalintura iyo ba? Minsan sa maliit na bagay lang minsan ipagpapalit natin ang Diyos. Amen? Ayan, sabi nga ho ni pastor noong nakaraang linggo, iyo ba? Para bang mag-iisip-isip tayo kung ano bang dapat, ito ba, sabi ni Mrs. ganito, ako ba mag-o-overtime ha? Libre raw yung ubento, doble yung 30% yung sweldo, maraming benefits. Ngayon, nag-aagaw-agaw yung isip mo. Sino ba unahin ko? Yung simbahan? O dito? Pero sabi ni Mrs., magtrabaho ka, sayang. Pero ang sabi ng simbahan, huwag kang magtrabaho. No? Sapagkat naroon ang Diyos. Nag-iisip, nag-aagaw-agaw. Pero marami pa rin mga Kristiyano. Apa, excuse me for the term, bumibigay. Bumibigay ro sa libreng kubento. At ako mismo ay biktima niyan. Totoo. Unang dating ko sa Japan, wala talaga akong pera. Wala akong papera-pera. Ano ibibili ko pagkain? Milk over ngayon, nasabi. Pre, sabi sa pre, sama ka, arbaito kami. Sabado-linggo, bigay ka agad ng sweldo. Oh, Sabado-linggo, bigay ka agad ng sweldo. Isip-isip ko. Minggo, linggo, punta ko simbahan. Wala naman akong pera din. Nagagawa, pinatulang ko. O, tapos noon, Lord, ito ang tights ko ha. O, piling ko, Lord. Patawad po, Lord. Ay, hindi ko na inulit. Ay, huwag niyong gayahin yan. Na ibig sabihin, ang mananatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Hanggang sa huling yugto ng buhay natin, nananatili tayo kay Jesus, siyang maliligtas. Yun ho, mahirap minsan, no? Madaling tumanggap, ano? Madaling tumanggap sa Panginoon eh. O Panginoon, pinubuksan ko aking puso, tinatanggap kita, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga sa. Pero yung magpatuloy ka, mahirap. No? Mahirap, lalo yung andaming asuwang dyan sa kaysya, na mga katabi mo, katrabaho mo. Ay, naku ho. Talaga namang hindi ka titigilan hanggang di ka sumama sa kanila. Dalas ko na ho yan. Pero talagang pigil, baka mamaya madala ka. Oh, iba naman pag nadala ka, para bang maiba na ang mundo mo. Pero hindi yan natin tatalakay. Ngayon, tingnan natin ito. Ang ating mensahe ngayong umaga, mayroong pamagat na abiding in the vine. Okay. Dito po, tingnan natin ang tatlong karakter. No? Meron pong tatlong mga tauhan. Una, ang ating tingnan ay yung pong vine, the vine. Ang pangalawa, yung branch or branches. Ang pangatlo, yung husbandman. Sa Tagalog po, una ay yung ano bang vine sa Tagalog? Yung bang pinakapuno. No? At ang pangalawa, yung mga sanga. At ang pangatlo ay yung tagapag-alaga. Okay. Ang vine ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang puno.
branches na binanggit po dito, tayong mga Kristiyano. Yung mga sanga, tayong mga Kristiyano. At yung tagapaglinis, o yung sabihin nating sa layman's term ay yung farmer o magsasaka, ay yung vine dresser o yung husbandman. So tingnan natin. Ang sabi po niya roon, si Jesucristo ang siyang ating puno. Kasama na siguro ugat, no? Sumula roon sa ugat, nagpasimula sa ugat, naging punong ganon, yan ang ating Panginoong Jesus. Ngayon ho, kung hindi tayo nakakabit roon sa puno, eh wala tayong silbi kung sanga lang tayo. Meron bang sanga na namumunga walang puno? No, parang imposible naman na tayo. No? So meron hong puno at nakakabit roon ang mga sanga. Tayong lahat ho ay nakakabit roon. Hindi maaaring ikaw ay magbubunga kung wala ang puno. Kung wala ang Panginoong Jesus. Kaya makikita mo na ang dami hong mga tao na masasabi mo, bakit ganito ugali niya? Eh wala, hindi nakadikit sa puno eh. Bakit itong aking kapitbahay ang sama ng ugali? Hindi nakadikit sa puno eh. Bakit ito, itong taong ito ay mukhang santol? Eh, ang bunga naman ay bayabas. Eh, iba ang dinikit ang puno marahil. Eh, niyo ba? Pero sa ating mga Kristiyano, sabi ho, tayo ay nakadikit ho sa puno. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, ang sino mang hindi nakadikit sa puno, ay wala siyang kaugnayan kay Kristo. At ang sabi, ang sino mang hindi magbubunga, di na, mamaya-maya, talakayin natin. So, ang sumunod, ang sabi niya, ang Diyos, ang Ama, ang siyang tagapag-alaga. Pag nakita niya na ang puno at ang mga sanga niya, eh medyo matamlay. No? Medyo sanay-sanay ho ako dyan sa mga puno-puno sapagkat nung bata pa ako, lumaki ako sa farm. Yung lalo yung rubber trees. Oh, expert ako riyan. Ano? Sa pagputol-putol, budding-budding, yung ano, kailangan maganda ang pagkaputol mo na ganyan. Tatlong beses putulin yan. Sapagkat pag hindi, wala sa timing, yung pagputol, ay hindi ho, wala hong dagta. Dili mo duga, walang lalabas na goma ho dyan. No? Kaya lalaki yung goma mo, wala kang benepisyo. No? Pero pag maganda ang pagkagawa mo, pagputol mo, at ang pagkasama nung rubber tree, ang dami hong dagta. Oh? Yung dagta niya, ang isang puno, pwedeng isang kalahating kilong yung goma ang makukuha mo. Ay magkano ho yan? Ako, ang laki ano? Kaya, ingat na ingat ho kami sa pagputol at yung pagbadding ng goma sapagkat nakasalalay roon ng kita mo eh. Bili mo, sa isang hektarya, meron ka 1,000 puno. Oh. Sa 1,000 puno, bawat puno dyan, kalahating kilo. Oh, sa isang araw. Eh, sa 1,000 puno, ilang kilo?